Happy birthday to you! Oy, Dave, buka dito. Nag-positive yung bata natin. Ito ang question ko sa'yo. Dahil ito, pinag-isipan ko yung itatanong ko sa'yo ngayon dahil delicate scenario to. Ang pagkakaintindi ko, marijuana yung sinake daw. Daw. Hopefully, hindi totoo. Oil? Yung oil? Ikaw ba? May advantage ba yung marijuana para sa'yo? Pagka nag-take ka nun? Di ba, pangit na magiging performance mo? Hindi naman performance-enhancing drug ang marijuana. Mura ba na yun eh, pang relax. Tapos, alam natin yan, lahat ng country na pinuntahan natin. Oh, legal. Legal yung marijuana sa mga ibang countries. Anong masasabi mo kay Brownlee? Isa ba siyang ganyong import o hindi? Dahil ang understanding ko, injured siya, pwede niyang ginamit na gamot lang yun. Pwede, or maybe he was in a country that na legal yun, and it takes 30 days mawala yun sa sistema mo eh. So sa US siya nag-take? Malay which is mo. Legal? Oh, or Canada or wherever he was at. And maybe na... When he was in China, hindi naman siya na gano'n, pero nasa sistema niya pa rin yun. So, hindi mo masasabi, pero unfortunate incident lang. Birthday mo pa naman ngayon, yan ang topic natin. Oo nga. Ang mangyayari, hindi naman daw huhugutin yung gold natin, pero pareha siyang gagawin siya kagaya kay Keeper Avena. Binan siya ng 2 years. So, most likely, hindi siya makakalaro sa Ginebra ng 2 years. Oo, eh naman. Huh? Okay naman, 2 years? Dito? Oo daw, sa Ginebra. Wow. Laking bagay pa naman sa Ginebra si Brownlee natin. Oo bro, saka 2 years for a player is a long time na ano, that's sayang sa ano yan. Kasi ilang taon na si Brownlee. Oh yeah, oo nga no. Ba? Hindi, tsaka kasama na si Brownlee sa preparation natin sa Olympics. Sa tingin mo ba, hindi gumagawa lang ng issue ang China kasi natalo sila? Ba. Ang ganda nga ano yan, o. Ano sa palagay mo? Eh... Kung lang dito si Yao Ming sa harap mo, kunyari ako si Yao Ming, sabi mo ako. Yao, come on, man. Yao. Yeng Yao? O Yao Ming? O Yao Ming? If ikaw ang player, kung yan ay kasama sa gamot mo, di ba? Hindi naman performance-enhancing drug yan. Tsaka... Walang advantage yan. Illegal nga yan. Almost sa lahat ng ano, places eh. Sa Canada, saan nabibili yan? Alas every street corner, meron naman eh. May ganyan diba? Eh. May bili yan, di ba? Pero yun, Canada yun. Eh, nasa China yun, tsaka, di ba? Depende sa country, no? Depende yun. Eto, tanong ko sa'yo. Kung magiging presidente ka ng Pilipinas, gagayain mo ba si Canada o hindi? Hindi ko alam bro, ano yun eh. Sensitive subject yan, so. Eh, lahat naman ang ginagawa ng US. Sooner or later, ginagawa nila ng Philippines. Nung nasa Canada ka ba? Diba? Naramdaman mo ba may problema yung mga tao doon? Relax yung mga tao doon. Relax sila lang. Relax sila lang. Happy birthday, JJ Helton Pratt. Wala ka na ng pera, ba't ka pa? Wala ka na ng pera, pero bili ka pa ng bili. Walang kape. Nag-McDo lang. Boy, may tinitayang topic. So, this is the topic for today. Ladies and gentlemen, yung bata natin, positive. Nako. Nako ba? Ano na naman pinaggagawa mo, Rudy? Ito, to be honest sa'yo, nagulat ako. Kasi, yung Brownlee kasi, teammate ko yan sa EBL. Pag PBA kasi, maglalaro tayo basketball. Uwi na tayo sa family natin. Uwi na tayo. Hindi na tayo magkakasama after basketball, di ba? After practice, hindi na rin tayo magkakasama. Uwi na rin ako. Uwi ka. Nung ABL days, nung ABL days namin, 1 year kami. Siyempre, pag pumunta kami sa ibang bansa, magkasama pa rin kami after practice, sa hotel, kahit saan. Di ba? Rebonding pa rin pag alis ng court. Kumbaga, the whole year kami magkasama ni Brownlee. Never! Promise to sa inyo, mga amazing. Swear to God. Never ko nakitang nag-drugs or nag-marijuana or whatever. Nag-take na something. Kaya nga ako hangang-hanga kay Brownlee dahil iba siya sa mga import. Ibang-iba siya. Kaya nagulat ako ngayon. Hindi ko naman siya sa pinagtatanggol kung nag-positive ba talaga siya o hindi. Pero sa side ko, nagulat talaga ako. And hindi ako makapaniwala.
Ngayon, sa mga nanonood sa atin, KG Boy, please lang, wag muna tayo mag-assume. Huwag mag-judge. Huwag muna natin i-judge si Brownlee. Huwag natin munang i-bash. Dahil may second... pag ganyan kasi, pag nag-positive ka, may second... Parang best second pa. Test. That's my side. Ikaw, as a KG Canaleta. Teka, positive ka ba? Negative ka? Positive, ano, vibe. Positive vibe. Personally, hindi ko talaga nakakasama pa si Justin. Pero as a player, na ano, siyempre... Kilala naman natin siya na napapanood natin. And then yung mga nababalitaan natin na napakabait niyang tao. Hindi lang siya magaling na player or ano. Basta outside ano basketball, talaga masarap pa rin siyang kasama. As an import. Oo, ibang lahi yan pero tinan mo yung puso niya, Pilipino talaga. Yung dun sa pagka-positive niya, hindi natin alam eh kasi... Baka nga ano, di ba... Malay natin, kailangan niya or nangyari nga na sinasabi ni Rico, baka matagal na yun, hindi natin alam. Pero ang question doon, bakit siya kinuha na ng test after nung namanalo tayo, na makuha na yung gold, ganun. Diba, why not before the game? Yung suspicious mo. Diba, why not before the game, diba? Or bago sila pumunta doon. Kasi dito pa lang, I'm sure, may testing na nangyayari, may medical tayo, di ba? Parang annual yung, ano, para magka-license na yun, di ba? Tsaka random yun, you know? Kachambahan si Brownlee talaga yung random nila. Sa kanya natin, dalawa sila, meron daw yung Jordan pa, yung player na Jordan. Pero magtataka ka, bakit after pa? Dahil sobrang galing pa, ganun, ano niya nga yan, pacheck niya nga yan. Parang nakadrug siya na, hindi ko papagod, sobrang galing. Baka yung mga iba, tinitake nila yung pag gusto nila magpahinga, gusto nila mag-relax, ganun. Oh, galing tayo Canada, KG Boy. Lahat ng sari-sari store doon, lahat ng kanto. Oh, legal doon. May nabibili. Hindi naman natin pinupromote. Oh, nothing against, kasi may ano na yun eh, may conviction na yun eh. Meron depende sa, yun lang nga, doon sa country, doon sa ano. Eh, doon linegal nila. Hindi naman naging cost ng mga... Okay, pero may mga taga-Canada, di ba? Yung crime rate nila mababa. Kasi lahat ng tao natutulog. Hindi, ayun nga, yung mga nakakwento natin. Sige, natanungin kita ngayon. Kung ikaw ang magiging presidente ng Pinas, ililegal mo ba o kagaya mo ba yung Canada? Hindi. Hindi, dito sa atin. Dito kasi sa atin, titignan mo yun sa mga tao. Kung ready na ba tayo sa... I-take yung ganong responsibility. I-legal yung mga ganong... Talino mo. Hindi ka pa sa sumasagot, gusto ko sa piyang. Hindi. Kung illegal mo, okay. Eh, alam naman natin dito. Mukhang abuso. May addiction, sa ano natin, sa katawan natin. Hindi mo masasabi, baka yung iba. Parang si ano? Abuso. diba? Yeah, exactly. Yung mga ganun tao, depende. Dapat yun. Pwede mo illegal dito pero may nakalistahan lang. Itong player na to, itong tao na to, hindi pwede siya. hindi siya pwede sa lahat. Parents sila, may mga lolo sila, may mga lola sila na nagmamariwana. Oo, kasi na, nga. Nakakatulong sa health nila. Kasi nga sabi ng ibang doktor, it really helps kung may problem ka sa mental or sa physical or namataga. Anxiety. Si Brownlee nga kasi, meron talaga siyang injury. Pero meron din pala yung oil niya na pinapahid. Pwede rin siyang maging positive dun sa mga tinitake niya na energy drink. Hindi natin. Diba, alam mo yan? Yung PBA days natin, may nagkakamali yung dahil may tinik tayong energy drink or kataplang or whatever. Yung mga ano nga, pre-workout, diba? Minsan, may substance doon. So, ang lesson sa atin lahat, mga kababayan natin dito sa Pilipinas or saan man sulok ng mundo, kung Pilipino ka, I'm sure nabalitaan mo yung kay Brownlee dahil updated tayo sa Asian game natin. Hopefully, wag natin nag-adjudge yung tao, wag natin i-bash. No. Wag tayo mag-prostrate muna hanggat wala pang final na decision or final na conviction, mga ka-amazing. Hindi porque nag-positive, addict agad. Hindi addict si Brownlee. Pag nakakausap mo si Brownlee, ang sarap kausap nun, ang sayang kasama. Ipumamit man si Brownlee na sana hindi, para sa injury niya yun. Dahil sa US nga, pwede mong gamitin yun. Pang herbal, pang medical. Diba? Pang fast healing. Mas gusto ng ibang tao, herbal.
to you, natural. 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 So hopefully, nakakalinawan namin kayo. Dahil si KG po, ito, negative to. Mukha lang positive. To my brother, JJ. And happy birthday to you, bro. Sana yung mga wish mo matupad pa kung ano pa yung kailangan mo sa buhay. Kaya lang, stay happy and blessed and of course, stay amazing. AJ, happy birthday sa'yo. Sana tumagal ka sa liga. Sa mga ka-amazing po natin na sumusuport sa PBA Moto Club, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Ngayon po, ito po masasabi ko po natin sa regarding kay Justin Brownlee. Sana po i-show natin yung support natin lalo sa kanya. Ulitin ko po, yung substance po na sinasabing tinake niya, hindi po siya performance enhancing. Hindi ka po gagaling. Siguro injury related. And I think ang understanding ko, tinake siya ni Justin Brownlee sa US, doon nag-rehab siya. And unfortunately, sa time ng pag-take niya ng test, nandun pa rin sa system niya. Mas kailangan tayo ngayon ni Justin Brownlee, mas kailangan niya yung support natin. Suklian natin yung binigay niyang sacrifice para sa country natin. Ipag-pray natin si Justin Brownlee, of course. And isupport natin all the way. So, sa mga ka-amazing, maraming salamat po. And on behalf of PBA Moto Club, 100% kami nakasupport kay Justin Brownlee. We stand with Justin Brownlee. Okay, so mga ka-amazing, meron tayong gagawin. Tatawagan natin mismo si Brownlee, the magic man. Magic Brownlee, sana sumagot. And tanungin natin siya directly kung ano yung nararamdaman niya, kung ano ba yung nangyari, okay? So, Brownlee, call. Wala pala akong number. Wala pala akong Hindi ko pala na-save yung Teka. Tingnan natin sa... Ayun. Okay. So, tatawagan natin. Wala pa pala sa contact. Hintayin nyo. Tawagan natin siya very soon, okay? Grabe yung service nyo. Kung alam ko lang kayo yung service. Parang pang-artistahay na. Okay, PBA Moto Club, represent. Brother Jay, happy birthday. See you soon and good luck sa'yo and more birthdays to ka. Anong message mo sa kanya? Well, good health lang lagi. Stay amazing lang. Alright. God bless you. See, happy birthday, JJ. Good day. Happy birthday. Kuya? Kuya. Okay. Respeto yung respeto. Kuya naman talaga. Kuya, happy birthday. Enjoy lang malagi. Stay healthy and happy. Amazing. Yeah. Is that Klaxon? Birthday ng health of man. Happy birthday po, Kuya J. Wish ko sa'yo lahat ng wish mong matupad. God bless sa'yo. Sheesh! Kita kids. Happy birthday kay Kuya JJ Serranen. Yan lang. Kita-kita tayo. Sana makasama kita. Ulit. Happy birthday sa'yo. You know me. I know you. You're my brother. I love you. Happy birthday. Alright.